Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali din po, Padre. Welcome po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon ay 21 ng Setyembre. Ipinagdiriwang ng inang simbahan ang kapistahan ni Apostol San Mateo, isa sa 12 apostol at isa sa 4 na mga manunulat ng mabuting balita. Ipanalangin natin na sa banal na misang ito, matulad din tayo kay San Mateo na bumangon sa ating mga pagkakasala upang harapin ang hamon ng Panginoon ng pagsunod sa Kanya. Kaysa ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, lalo't higit si Father Paul at si Monsignor Rolly. Gayun din sa mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Natatanging panalangin para sa lahat ng sumusubaybay sa pamamagitan ng Radyo Maria. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating ka upang anyayahang mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. At sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugdaniya, pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo aking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa Bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nawalis ng mga kasalanan. Maa
sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Hesukristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo. Sa kadakilaan ng Diyos Ama, Amen. Amen. Manalangin tayo. Natatanging panalangin para sa intensyon ng pamilya ni Tita Vergicano. Ama naming makapangyarihan, sa iyong habag na di namin malirip, minarapat mong hiranging apostol si San Mateo. Kaming tinutuwangang lubos ng kanyang halimbawa at pagdalangin, ay pagindapatin mong maging matalik mong kaugnay sa pagsunod namin sa iyo sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay namamanhik sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo'y maging mapagpakumbaba, mabait at matiyaga. Magmahalan kayo at magpaumanhinan. Pagsumakita ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan. Iisa lamang ang katawan at iisa rin ang Espiritu. Gayun din naman, iisa lamang ang pag-asa ninyong lahat, dulot ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. May isa lamang Panginoon, isang pananampalataya at isang binyag. Isang Diyos at Ama nating lahat. Siya'y higit sa lahat, gumagawa sa lahat, at suma sa lahat. Ang bawat isa sa atin binigyan ng tanging kaloob ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo. Ang iba'y ginawang apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y tagapaghatid ng mabuting balita, ang iba'y pastor at guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng hinirang sa ikauunlad ng kanyang simbahan. Sa gayon, tayong lahat ay magkakaisa sa pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at magiging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila. Malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang, patuloy na nag-uulat sa sunod na gabit araw. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay, at wala ring naririnig na kahit na anong ingay. Gayunpaman, sa daigdig ay laganap yaong tinig, ang balita'y umaabot sa duluhan ng daigdig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia.
nagpupuri sa puon, sa langit habang panahon. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus at sa kanyang paglakad, nakita niya ang isang taong ang pangalay Mateo. Nakaupo ito sa paningilan ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Mateo at sumunod sa kanya. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay ni Mateo, dumating ang maraming publikano at mga makasalanan, at sila'y magkakasalong kumain. Nang makita ito ng mga pariseyo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, "Bakit sumasalo sa mga publikano at mga makasalanan ng inyong guro?" Narinig ito ni Jesus at siya ang sumagot, "Ang mga may sakit ang nangangailangan ng manggagamot, hindi ang walang sakit. Humayo kayo at unawain ninyo ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain, sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang tanghali sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang Dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming, at ang mga kasama natin ngayon sa pamamagitan ng radyo at telebisyon ng Radyo Maria at dito sa atin sa Batangas at Karatig, Lalawigan. Kapag po pinag-usapan ang inyong masasamang nakaraan, ano po para sa inyo ang inyong masasamang nakaraan? O hindi nyo na binabalikan yon? Kasi nga, Father, masama hong nakaraan. Totoo na hindi nyo na naiisip? Halimbawa, ang inyong pagtataksil nung mga unang panahon, ang inyong pakikipag-away nung kayo ay bata-bata pa, ang inyong kadamutan noong kayo ay mayaman-yaman pa, o ang inyong kayabangan noong kayo ay mga nasa posisyon pa. Kumusta po ito kapag ka binabalikan ninyo ngayon? Ito ba'y nakakapagpalungkot sa inyo? Meron pa ring pagsisisi? Meron pa ring kirot? O kayo ba ay nakakaramdam ng na kayo ay nakukonsensya? Sa mabuting balita ngayon at ang kapistahang ipinagdiriwa ngayon ay pagbalik sa masamang nakaraan ni San Mateo. Si San Mateo isang maniningil ng buwis. At kapag ikay maniningil ng buwis nung panahon ni Jesus, ika'y isa sa mga pinakaayawan ng mga tao. Ang tawag sa iyo nun ay public sinner. Ika'y pampublikong makasalanan. Bakit po? Dahil ang maniningil ng buwis noon, kilala na kapag ka naningil ka ng buwis, pinapatungan mo para sa iyo. Ngayon, ang mga maniningil ng buwis, hindi na mga public sinner. Hindi pinag-uusapan kapag ka sobra o kulang ang buwis. Hindi pinag-uusapan kapag sobra o kulang ang budget. Dahil ito ay confidential. Narinig nyo nga sa balita yan. Ano? Pero ang mga makasalanan ng panahon ni Jesus, abay, hindi pwedeng lapitan. Kinagagalitan. Pero si Jesus, anong ginawa kay Mateo? Makasalanan?
tinawag niya. Ginawa pang ang apostol, ginawa pang tagasulat ng mabuting balita. Dahil kung para sa atin, ang ating masasamang nakaraan ay nagdudulot sa atin ng kalungkutan, kay Jesus hindi. Dahil para kay Jesus, ang iyong mga nakaraan ay nakalimutan na niya. Mayroon pong isang kilalang santo, si Santa Maria Alacoque. Ito ang visionary ng kabanal-banal ng puso ni Jesus o ng Divine Mercy. Basta nagpakita sa kanya si Jesus. At nung sinabi nitong madring ito sa kanyang spiritual director, pari, sabi niya ay, nagpakita po sa akin ang Panginoon at ako'y pinamamahagi niya ng kanyang balita sa mga tao. Ang sabi nitong pari, kapag ka nagpakita uli sa iyo ang Panginoon para mapatunayan nating ang Panginoon niyan, itanong mo sa kanya kung ano ang aking huling ginawang kasalanan. Sabi nung pari. At nagpakita uli ang Panginoon kay Maria Alacoque at tinanong niya ang sinabi ng kanyang spiritual director. Sumagot naman ang Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, ang sabi ni Maria Alacoque, ano daw po ang huling kasalanan ng aking spiritual director? Ang sabi ng Panginoon, hindi ko na matandaan. Mga minamahal, kung ikaw ngayon ay nagsisisi sa iyong hindi magandang nakaraan, kung ikaw ngayon ay nalulungkot dahil sa masasamang nakaraan, ang Panginoon, nakalimutan na ang iyong masasamang nakaraan. Kapag ka po may nangungumpisal sa akin, ang isa laging bahagi ng aking parusa ay kalimutan mo ang iyong mga naging kasalanan. Dahil ganoon ang Diyos. Sa pagtawag niya kay Mateo, hindi na tinignan ng Diyos kung gaano kakasalanan si Mateo. Ang tinitingnan ng Diyos, ang tinitingnan ni Jesus, ang iyong kahandaan ngayon para mabago ang iyong bukas. Yun ang ating malaking pagkakaiba sa Diyos. Dahil tayo, nagpatawad nga tayo, kapag ka nag-away uli kayo, inuungkat mo uli at binabaybay ang kasalanan ng iyong asawa noong pang mga unang panahon. E di hindi yun pagpapatawad. Ang Diyos kapag ka nagpatawad, kinakalimutan niya. Sabi ni Padre Pio, ang aking nakaraan, Panginoon, sa iyong awa, ang aking kasalukuyan sa iyong pag-ibig, ang aking bukas sa iyong pagpapala. At yun ang dapat hilingin natin sa banal na misang ito, mga minamahal. Ano sa iyo ang iyong masasamang nakaraan? Ano sa iyo ang iyong mga kasalanan? Yan pong lahat na yan ay dapat kinakalimutan, lalo na kung ikaw ay nakahingi na ng tawad sa lahat ng iyan. Huwag tayong maiwan. Hindi na ako makasimba, nakakahiya ng sumimba dahil ako ay napakamakasalanan. Ay chismosa ka na nga, hindi ka pa nasimba. Ay anong biyayang iyong kakamtin? Mataray ka na nga, hindi ka pa nagdadasal. Madamot ka na nga, ayaw mo pang sumimba. Alam niyo ang mahalaga sa Panginoon? Ang ngayon. Kaya kahit anong ating daladala ngayon, ikaw may nahihiya sa iyong nakaraan, ikaw man ay nakukonsensya sa iyong mga kasalanan, ang mahalaga sa Panginoon ngayon, yung iyong pagparito. Ang ngayon. Dahil ang ngayong ito ay pagpapatotoo na gusto mong magbago bukas. Ganoon ang pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Dahil yun ang tinitingnan ng Diyos. Kaya po, huwag kayong panghihinaan ng loob. Nahihiya kayo sa Panginoon dahil kayo ay makasalanan. Sinong hindi?
kapag ka sinabing ang pwede lamang sumimba sa Padre Pio ay yung mababait, o sinong naririto? Ay di baka pati si Padre ay wala dito. Hindi ito para sa mababait lamang. Anong sabi ng Panginoon? Hindi ako naparito para sa mga banal, kundi para sa mga makasalanan. Ganoon makipag-ugnayan ng Panginoon. Kaya kung ikaw ay makasalanan, mas dapat kang nakikipag-usap sa Panginoon. Ang masama nito ay yung iniisip mong wala kang kasalanan. Mahirap po iyon. Yung iniisip mong ako ang pinakamabait, ako ang pinakabanal, nakakatakot iyon. Dahil kung ikaw ang pinakabanal, abay baka hindi mo na kailangan ng Panginoon. Pero ang pagpunta natin dito ngayon ay patunay na tayo may gustong hilingin sa Panginoon. Tayo may mga kahinaan at yun ang ating ipagdasal sa misang ito. Habang ipinagdiriwang ang kapistahan ni San Mateo, inyo pong ibulong sa Panginoon mamaya pagtanggap sa Kanya sa banal na komunyon. Panginoon, bigyan mo po ako ng isang mapagmahal na puso upang sa aking pang-araw-araw na buhay, habang ako'y nalulungkot sa aking mga naging kasalanan, habang ako'y nakukonsensya sa aking mga pagkakamali, patuloy kong maramdaman ang kahalagahan ng iyong pagpapatawad ngayon. Nang sa lahat ng ito, ang mamutawi, hindi ang aking kahinaan, kundi ang iyong napakalaking pagmamahal sa akin na sa kabila ng aking kasalanan, ako'y patuloy mong tinatanggap at patuloy mong niyayakap. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkatinibig mo. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa paghahain namin ng panalangin at mga alay ngayong kapistahan ni San Mateo, kami nagsusumamong iyong maawaing tunghayan ang sambayanan mo na iyong inaaruga sa pananampalatayang itinuro ng mga apostol sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang pastol na laging pumapatnubay sa mga kabilang sa nililingap mong kawan. Ito ang ginanap sa pananagutan ng giliw mong anak at pastol ng tanan. Ang mga apostol ay kanyang mga katuwang sa pagiging pastol na patnubay ng sambayanan. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, na pupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo.
sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, o sana sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanam. Ngayon Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen. Amen, 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 amen.
sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, tunghayan mo ang aming pananampalataya, at huwag ang aming mga pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Ang aking kalayaan, ang aking kaloob.
isip at gunit ako lahat ng awa ko ng loko ay aking alay sa'yo. Nagmula sa'yo ang lahat ng ito. Muli kong handog sa'yo, patnubayan mo't pag-ari ang lahat ayon sa kalooban mo. Magutos ka, Panginoon ko. Sasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Mula sa iyo ang lahat ng ito. Muli kong handog sa iyo, patnubayan mo't pag-ari ang lahat ayon sa kalooban mo. Magutos ka, Panginoon ko. Ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pakikinabang namin sa galak ng katubusan na siyang sanhi ng masayang pagpapatuloy ni San Mateo sa manunubos upang makasalo sa kanyang tahanan, ipagkaloob mong lagi naming tanggapin bilang pagkain siyang naparito upang tawagin ang mga makasalanan at hindi ang mga banal, na ngayon kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin na pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat, kami po kami ay pagbigyan. Po ay pagbigyan, bindisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang.
kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa ilang patalastas. Una sa inyong pagbisita sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, gamit po ang ating main arch entrance, yung malaking arko sa bandang likuran, tayo po ay may malalaking safe at free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ito'y tulong sa inyong pagbisita dito. Gayun din naman ating ipinatutupad ang panawagang Kleigo, Clean as You Go, upang mapanatili ang kalinisan sa pambansang Dambana. Pakitapon po sa mga tamang basurahan ang inyong mga kalat at huwag po kayong mag-iwan ng basura dito sa loob ng simbahan. Atin din pong paalaala na ang pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Sa inyong pagbisita dito, mangyaring pakisunod ang mga tama at angkop na kasuotan. Ito po ay sa pagbibigay galang natin sa Panginoong nasa banal na Eukaristiya. Nagpapatuloy din po ang ating Misa Nobena sa karangalan ni Santo Padre Pio. Ngayon ay ikawalong araw na. At ito po ay tuwing alas 4:30 ng hapon at alas 5 ng hapon ng Misa. Kayo po ay magagabayan ang mga schedule na nasa Facebook page at sa mga tarpaulin sa paligid ng pambansang Dambana. Kaugnay po nito, kami patuloy na humihingi sa inyo ng tulong pinansyal para po sa pagkain na ating inilalaan sa mga pari at mga tagapaglingkod tuwing pagkakatapos ng ating pagdiriwang sa hapunan. Kung kayo po ay nais magbigay ng tulong, makipag-ugnayan kayo sa pamisahan o sa ating opisina. At sa darating na Sabado, ito po ang dakilang kapistahan ni Santo Padre Pio, ang mga oras ng Misa, alas 6 ng umaga, ang healing mass at healing liturgy na may pagpapahid ng langis at pagpaparangal sa mga relikya ni Santo Padre Pio. Susundan ng Misa konselebrada ng alas 9 ng umaga. Mayroon din tayong Misa ng alas 12 ng tanghali at alas 2 ng hapon. At ng isa pang healing mass at healing liturgy na may pagpapahid ng langis sa alas 4 ng hapon. Susundan naman ito ng ating prosesyon sa loob ng pambansang Dambana at ng fireworks. Kayo po at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Mamayang gabi po ay pansamantalang wala muna tayong banal na oras sapagkat tayo po'y maghahanda ng ating simbahan para sa ating mga susunod na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo. Inaasahan naming inyong pananatilihin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Ang ating sunod na misa, mamayang alas 2 ng hapon. Muli po kayong magsitayo. Ating isasagawa ang pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan, isipin ang mga taong nais niyong ipanalangin para sa mga nasa kanilang tahanan. Ang panalangin pong ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bindisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rub at mga miracle oil na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito'y magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod ka ang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod ka ang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod sa Dambana at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong mapayapa at sa Panginoon ay laging magtiwala. Salamat sa Diyos. Humayo at ipayang Kanyang pagkalingat habag Isang buhay, pag-ibig at katarungan Tanda ng Kanyang kaharian.